sa pag-usad ng panahon ay tila patindi na ng patindi ang kaguluang nagaganap sa pagitan ng mga nagbabangga ang mga bansa. Gaya na lamang sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng mga Ruso at Ukrainya. Ang pagsimula ng pagpaparamdam ng China sa Taiwan. At ngayon naman ay ang hindi pa rin matuldukan na kaguluhan sa gitnang silangan. Sapagkat nagsimula na naman ang pagpapaulan ng mga missiles at rocket sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nitong bansa. At tila patindi na ng patindi ang kaganapan. So bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Nito lamang ay umalingaungaw ang balita na muling sumiklab na naman ang palitan ng airstrike sa rehiyon ng Middle East. Ayon sa mga lokal na residente ng siyudad ng Gaza, ay nakita na lamang nila sa kanilang himpapawid ang mga warplanes ng Israel na isa-isang binubomba ang ilan sa kanilang mga military sites. Naging matinding bangungot na naman ito sa mga sibilyan sapagkat naganap ito simula ng hating gabi hanggang sa kinaumagahan. Tinarget din ng pwersa ng Israel ang ilang agricultural areas, watchtowers, at ilan pang open areas sa nasabing syudad. At talagang nagdulot na naman ito ng matinding epekto sa mga naninirahan dito. At ayon naman sa kabilang panig, ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay sa kadahilan ng nagsilbi itong ganti ng mag-launch ng missile ang pwersa ng Gaza patungo sa dalawang bayan sa Israel. Napag-alaman kasi ng Israel na umabot ng 44 rockets ang ipinaulan sa kanila. Kung kaya't bilang ganti ay inamin ng Israel na pinaulanan din nila ng aabot ng 50 na tonelada ng bomba ang ilang bahagi ng syudad. Sadyang matagal na senaryo na sa lugar na ito ang pagpapaulan ng missiles at rocket sa isa't isa. Ngunit may malaking pagkakaiba kung paano sinusolusyonan ang mapapinsalang pamamaraan ng pagganti ng bawat nasasakupan. Ang Israel ay kilala bilang isang makapangyarihan. At sa kabila ng maliit lamang ang nasasakupan nito, at napapaligiran pa ito na mga bansang kagalit din ito ay nananatiling matibay at buo pa rin ang nasasakupan nito. Kung papansin mo ang mapa na ito ay halos lahat ng kapitbahay nila ay hindi talaga nila kasundo. At hindi rin natin kailangan pang ungkatin ang pinagmulan ng alitan dahil bukod sa malalim ang pinag-ugatan nito ay may kanya-kanya din tayong paniniwala sa isyu na ito. Isa nga sa normal na senaryo sa Israel ay ang makakita sila ng mga nagliliparang missiles sa himpapawid. Ngunit dahil sa advanced na teknolohiya na meron sila, ay nakakayanan nila itong salagin dahil mayroon silang mga missile interceptor system na nakakatulong upang solusyonan ang problemang ito. At isa na nga dito ang kinikilala nila bilang Iron Dome. Na kung sanay may kakayahan kasi ang bagay na ito na pasabugin sa himpapawid pa lang ang mga mapaminsalang missiles. Pero hindi rin kasi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nilang sanggain ang lahat ng ito. Sa kabilang panig naman
Ang higit na kawawa dito ay ang mga sibilyan na walang kakayang proteksyonan ang sarili nila sapagkat hindi naman ganun ka-advance ang teknolohiya na ginagamit ng kanilang bansa upang depensahan ang paganti ng Israel sa kanila. Kung kaya't pagdating talaga sa gyera, ang siyang laging talo dito ay ang mga sibilyan na walang kalaban-laban. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nagpapalitan ng missile ang bawat isa. At mukhang malabo pa rin talagang matuldukan ang problema na kinakaharap ng mga nasyon sa Middle East. At matapos nga sa Gaza at Lebanon, kakapasok lang din na balita na pinaulanan na din ng missile ng Israel ang Syria. Sapagkat gaya ng ibang pag-atake ay nagsilbing ganti rin nila ito dahil nag-launch din pala ng 6 na rockets ang Syria sa Israel. Nakakalungkot na lang talagang isipin na patindi na ng patindi ang bakbakan na nagaganap sa buong mundo. Sa kabila ng kasabay nitong ginaganap, ang Muslim Fasting Month of Ramadan, Jewish Passover, at Christian Easter. At isa lang sa hinihiling ng lahat ay matapos na ang lahat ng kaguluhang ito. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa patindi na patinding kaguluhan na nagaganap sa gitnang silangan.